Soundcheck, test mic. Soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel StockPlay. At bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe tapos pakiclick po si all button. Subscribe tapos click all button guys. So let's start guys kay dito, right here. Okay. So by the way, kung meron po kayo account sa may Investagrams, so pwede nyo po ako i-follow doon. So pakihanap lang po si StockPlay, then click the follow button ano. Ayan. So dito po kay dito. Ayan, so hindi po magandang pangitain to. Ayan, kasi kung titignan natin is talagang siya ay nalaglag, no? Right here, oh. So hindi rin po nag-hold dito sa ating second trend line. So sa part na to, kung titignan natin kasi, so meron po tayo dito na i-drawing dati na support. Ayan, so medyo naiwan pa nga to, eh, oh. Ayan, no? So dito po guys, nag-hold. Right here, no? Sa, ano ba to? 8 or sa 9 pesos. Okay. So, ito po yung support niya ngayon, ano? So, just in case na siya ay malalaglag pa. Okay. So, hindi natin alam eh, no? So, be prepared, guys. So, just in case na siya ay malalaglag pa, possible, dito na po tayo. Sa 8 pesos, guys. Next, no? 8 pesos. Right here. Ayan. Okay, sa part na to. Ito na yung pinaka next support po natin kay dito. Okay? So, tingnan natin kung mag-hold dito sa may ano natin, ano? Okay, sa may first support. Sa 8.95 or sabihin na natin sa 9 pesos. Okay, so tingnan natin kung siya ay mag-hold dito at magpiprint out ng possible reversal pattern. Okay, so tignan natin bukas ano. So talaga nalaglag eh. So sa moving average 20. Okay, so hindi maganda. 50, hindi rin po maganda. 100, laglag din guys no. So bali sa part na to, ito na yung magiging resistance natin. Ayan. So malapit po dito sa 10.25. right here guys. Diyan ano. So, ito yung ating first resistance sa 10.25. So, what about naman sa ating 200? So, titignan natin, ito po si 200 guys, no? Nasa 6.55. So, tingnan natin, ano? So, for now, dito po muna tayo mag-base. Ayan, sa may 8 pesos, no? Ayan, so, medyo malayo pa naman kasi si 200. So yun nga lang pag talaga nagkabuusan. So be prepared guys. Okay. So sa ating cloud, kung titingnan natin, so hindi rin po magandang pangitain to. So bakit po? Kasi kung titingnan natin, siya po ay nasa baba na ng cloud. So ang pinaka definition po natin, pag po yung ating candlestick is nag-close sa may baba ng ating cloud. So this is a bearish sign po ano. So sa part po na to, si dito is talagang bearish right now. So hindi lang naman po si dito ang bearish ano. So overall, so hindi naman totally lahat no. Pero overall, talagang bearish ang market. Okay? So sa moving average, so check natin dito. Ayan, so siya po ay nasa oversold na. Itong si RSI. So tignan natin kung siya ay magre-reverse na, no? So ang titignan natin dito is yung bounce. Okay? So for now, hindi pa naman siya nag-flip, okay, papataas kasi nga siya ay nalaglag pa. Ayan, so yung bounce yung ano natin dito, no? Yung hinihintay po natin. Tapos kay MACD, lower lows din. So bearish pa rin to guys sa ating
histogram. Ayan, tapos nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. So still bearish pa rin, ano? So what about sa ating volume? So sa volume natin, guys, kung titingnan natin, ayan, so talaga nalaglag eh. Not looking good. So this is a massive sell-off. Ayan, no? Diba? Talagang pababa. So sa part na to, so bali magiging support na natin is here. Okay. So tingnan natin kung mag-hold dyan, ano? So kung hindi, so possible baka malaglag pa tayo dito sa part na to. Dito, guys. Okay. Tapos dito. Ayan. So yan, guys, yung mga next supports natin sa ating OBV, ano? So medyo malalim yan. Deep dive, kumbaga, ano? Ayan, so i-save natin. Tapos yung next is what? PHA. Okay. So i-check natin si PHA, guys. Ayan. So tingnan natin kung magsisave. Ayan, so nag-save naman. So PHA, check natin. So dito po sa part na to, talagang bearish yan. Ayan, so nalaglag, ano? Ayan, so wala po kaninang confirmation candlestick na siya, ay reversal. Boom. Laglag, guys. So sabi natin, pagka mahaba yung wick sa taas at baba, so syempre parang spinning top yan, ano? So syempre yung sentiment dyan is neutral, no? So hindi natin alam kung sino yung mas malakas. So for now, mas na naigi yung mga sellers. Okay? And sa part na to kay PHA, so siya po ay nasa support. So possible, guys, kung hindi po siya mag-hold dito sa ating current support, which is around malapit po sa 2 pesos, ayan, sa 1.95, so possible po na malaglag tayo rito, right here, sa 1.6. Okay, so this is a significant support. Ayan, diba? O, 1, 2, tapos possible dito, 3. Okay? So, tignan natin, ano? Talagang bearish, eh. Ayan. Tapos, sa moving average natin, so bearish, 20, 50, so laglag din dito, guys. So, hindi nag-hold. 100. So kay 100, so tingnan natin si 100, guys, ha. So possible ito yung magiging support po natin. Ayan. So dito po si 100, ano? Sa 1.45. Ayan. So bali yung ano natin dito, next support is sa 1.6 possible. Okay. Tapos yung next is here sa 1.45. So dito, ayan. So dito sa 1.45 is meron tayong confluence sa ating 100-day moving average. Okay? So medyo nagulat ako sa pinto ko, malabog. May momo. Katakot. So sa cloud natin, so I think baka medyo mahirapan tayo makapanik kasi talagang bearish. So tignan natin, ano? Ayan, bukas kung ano yung magiging sentiment, kung talagang patuloy pa rin sa pagbaba. Okay? So dito sa RSI, so check natin si RSI, guys. Okay? So sa part na to, talagang siya ilaglag. Ayan, ano? So titignan natin, so wala pa po siya sa over sold. O, oh, ayan, o. No? Diba? So, medyo malalim pa yan, guys. Bago makapanik dito or makababa dito sa oversold area, no? So, be prepared. Be prepared, guys. Ayan. So, bearish. Bearish po ang overall market natin right now sa kahapon. So, dito kay MACD, kay PHA, series of lower lows. So bearish yung pagkaganyan, ano? Tapos nagda-diverge din
si MACD line and signal line. Okay, so hindi maganda. Tapos kay volume, ayan, so parang nag-play out na si head and shoulder pattern. Okay, so base po dito, medyo malalim to, no? Kung titignan natin, kasi ang possible na next support na natin dito is dito po sa part na to. Ayan, so medyo malayo yan guys, ano, kung titignan natin. So be prepared. Okay, so next natin is ayan, sa APL. So i-check natin sa APL. Okay, so for APL guys, so dito laglag din, ano? So ano siya eh? Kahapon is doji. Since si doji po is neutral candlestick. Ayan, kaya siya ay nalaglag. So hindi natin alam kung sino mas malakas eh, pero ayun. So confirm na ngayon, ano? Na yung seller is mas malakas. Ayan. Pero ang titingnan natin dito sa ating price action, so siya po ay nasa support na, which is around here guys, sa 0. Ano ba ito? Ayan, 16, ano? 0.165. So possible, ang next support na natin dito kay APL is, so tignan natin dito, no? So possible, so alisin na natin yun siguro. So I think dito guys, right here, sa 0.14, ano? Okay, so we have here 3 touches, 1, 2, and 3. So possible dito guys, ano? Okay, 0.14 ba yung sabi ko kanina? So malapit po dyan, ano? Yung ating next support. So bearish talaga guys. Bearish na bearish, no? Tapos sa moving average, 20, 50, so wala talaga. So bearish, no? 100, so kay 100, possible, mag-stop po tayo dito, which is malapit sa 0.15, okay? So dito po yan magre-range, ano? Sa 0.15 to 0.14. Ayan, kasi meron tayo ditong moving average. Okay? So, be prepared guys. Be prepared. Ayan. Tapos, 200. So, medyo malayo pa naman si 200, no? And kay Cloud. So, check natin si Cloud. Ala, bearish to. Siya po ay talagang totally laglag. Siya po ay nasa laylayan na guys, no? So tignan natin kasi sa part na to, so possible din kung mag-hold dito guys sa APL is magkikreate siya ng malaking double bottom, no? Ayan, so ayusin natin yung ating chart kasi medyo magulo. Ayan, so okay lang ba sa inyo? So syempre okay lang yan. Ayan, so medyo matagal na, paisa-isa tayo para hindi biglaan. Mahirap pagkabiglaan guys, oops. So nabura yung ano natin, na-drawing natin. Ayan, wait lang. Okay, so burahin natin yan para mas okay po yung ating usapan. Ayan, so ito yung first bottom and second bottom guys. Okay, ayan, so possible lang, ano? So just in case na siya po ay mag-hold dito sa ating support, pero siya ay ma-invalidate pag siya ay nalaglag bukas dito na sa baba. Ayan, so possible lang po. Ayan. Tapos sa RSI natin, laglag guys sa may support. So talagang bearish to, no? Wreck. Shipwreck guys. Okay, so dito, so super possible na siya ay mag-oversold pa. Ayan, so medyo malapit na rin kasi. So even though na mag-bounce yan, so still, there's
a chance na siya ay pag-oversold. Okay, sa RSI, no? Tapos kay MACD, lower low sa histogram, so bearish pa rin, ano? Tapos nagda-diverge pa rin yung ating MACD line and signal line. Ayan, so bearish pa rin. So dito sa ating OBV, kung titignan natin, so siya po ay nasa support na. Let's see kung mag-hold dyan, guys. Kasi pagka hindi nag-hold, ayun. So yun ang masakit na pag hindi nag-hold. Talagang ano yan, malalaglag, no? Ayan. So next po natin is eto sa ASEN. So sa ASEN naman, guys. So search natin ASEN. Search. Okay, so medyo naglag. So dito, guys, kay ASEN, so still nag-hold dito sa ating first trend line, kasi dalawa yan, eh, no? So tignan natin, kasi kung siya ay mag-hold dito, so sabi ko nga, ano? Ayan, so meron tayong mga fractal dito. So ang first is nangyari dito, right here. Okay. So yung pangalawa andito, right here. So pump. Pump din dito, guys. Okay. Tapos dito rin, right here. So tignan natin kung magbe-breakout, ano? Ayan. Let's see. Ito sa ASEN medyo okay. Ayan. Kasi kung papansinin natin, ano to? This is a big triangle pattern. So alam natin, pagka triangle pattern, okay, more likely po is siya ay pataas. Pero tignan pa rin natin, ano? Ayan, so still 50-50 pa rin yan. Pagka ganyan. So pagka siya ay nag-breakout sa ating downtrend line, good. Ayan, kasi meron tayo dito ang downtrend line, ano? Since January 5 ba to? 2021. Okay? So ayan, no? So siya ay pababa, eh. So what about sa ating moving average? Let's start with 20. So bearish dito sa ating short moving average. Okay, short term. So 50. So bearish din. 100. And so okay pa naman siya right now. Okay, so still may chance pa rin yan na talagang tataas. Tapos kay Cloud, okay. So, tignan natin kung makakapanik, no? Eto. Ayan. So, si ASEN is medyo okay. So, siya lang yung ano natin, ano? Medyo okay na nakita natin, guys. Right now. Okay. Tapos, sa RSI, so we have here a bounce. Okay, so nag-bounce na siya. So, tignan natin kung makaka-recover. And sa part na to, tignan natin kung meron tayong trend line. So dito po sa part na to, kung titignan natin, so possible trend line to. Diba? So this is a downtrend line, guys, no? So tignan natin kung siya ay magbe-breakout dyan. Ayan. So sa part po kasi na to, normal lang po kasi yung nagbabounce pagka po nauuntog sa may support. Kaya hindi pa po natin masasabing talagang siya ay tataas, no? So hanggat wala siyang confirmation. Ayan. So dito kay MACD, higher low sa ating histogram. Okay, so medyo okay. Pero not exactly. Okay, so possible lang, ano? And sa volume, so medyo pinitik ng konti, ano? Konti lang. Ayan, pero still, siya pa rin ay nasa downtrend. So, bakit? Kasi kung titingnan natin yan, series of lower highs and lower lows. High, lower high, lower high. Eh. Lower high, no? So, bearish yung pagkaganyan. Low, lower low, lower low. Lower low, tapos lower highs, no? So, bearish. So, save natin. Tapos, okay. So, yung last is, ayan, si MM. So,
Pa-check natin si MM. Okay. So, check natin to. So, sa part po na to guys, kay MM, wala, so bearish din to, no? So, base po dito is medyo nag-hold right here sa 4.5. Malapit po dito guys, ano? Sa na-drawing natin. Pero, there's a possibility pa rin na siya ay malalaglag sa ating target, ano? Which is here. Sa 4 pesos, malapit po dito. 3.95 to 4 pesos. Ayan. So, ito po kasi yung pinaka-target natin based po dito sa ating head and shoulder pattern kay MM. No? Ayan. So, possible lang. Hindi po natin sinasabi na talagang dun siya malalaglag. So, sa part na to, mas possible po na siya ay mag-retest dito sa ating support, which is around sa 4.5, ano? 4.5 pesos. Ayan. And sa ating moving average, so 20, 50, so bearish guys, no? 100, so bearish yan. 200, 200 na saan? Ayan, so hindi pa kita si 200. So, siya ay bearish, no? Tapos, kay Cloud, wala. So, laglag din, eh. So, bearish to. Pare-pare sila, no? Ayan. So, medyo okay lang si ASEN. Okay. Pero, tignan pa rin natin yung magiging sentiment, no? So, lahat po, guys, nang nag-oversold na, sa RSI is possible magkaroon ng konting bounce. Okay. Katulad na to si MM, no? So, siya po ay oversold na rito, eh. Tingnan natin kung magkakaroon ng bounce. Ayan. So, first time, ano? So, dito po sa part na to, siya po ay nasa 20 na. Ayan. So, konting-konti na lang is magbabounce na to si MM. Tapos, kay MACD, okay, lower low sa ating histogram. So, still, siya nga ay bearish, ano? Tapos, so, sa volume, laglag guys. Ayan. So, talagang siya ay binuhusan po sa part na to. No? So, ayan. So, tignan natin. So, bali dito, check natin kung saan tayo merong support. So, dito guys, pwedeng support. Ayan. So, yung next support is pwede dito sa part na to. So, mag-adjust tayo ng konti. Ayan, no? Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa panunood. Don't forget to like our video. Then, mag-comment ka na rin sa ating comment box. So, salamat po. See you po sa next video. Bye-bye!